Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Kyrie Irving sa Boston Celtics para sa darating na NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang ex-Lakers na pipirma ng kontrata sa Golden State Warriors. Kahit man nga po mga katrops, napaka-impressive ang pagkapanalo ng Dallas Mavericks sa kanilang Western Conference Finals laban sa Minnesota Timberwolves, ay dihado pa rin nga po sila pagdating ng NBA Finals gayong na 0-2 nga po sila dito ng Boston Celtics sa kanilang regular season series. Isa pa, since nga po mas mataas ang record ng Boston sa regular season ay hawak nga po nilang home court advantage, ibig sabihin, gaganapin nga po ang kanilang Game 1 at Game 2 sa loob ng home court ng Celtics na TD Garden, kaya hindi na nga po nakapagtataka kung limado man nga po sila agad sa kanilang bakbakan. Pero hindi rin naman nga po dapat maliitin ang Boston Celtics ang Dallas Mavericks, lalo na ang tandem nila Kyrie Irving at Luka Doncic, since ay pinapakita pala nga po nitong performance sa kanilang mga nakalipas na laban ay napatunayan nga po nito na kaya nga po nilang talunin ang kahit sinumang kupunan. Maging si Kyrie Irving nga po mga katrops ay nagsabi na hindi siya natakot o nag-aalala kahit ang kupunan man ng Boston Celtics ang kanyang makatapat sa NBA Finals. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang ex-Lakers na pipirma ng kontrata sa Golden State Warriors. Kahit man nga po mga katrops hindi pa nagsisimula ang offseason, ay iba't ibang mga moves na nga po ang ginawa ngayon ng front office ng Los Angeles Lakers sa kanilang kupunan. Unang-una na nga po dyan ay ang pagtanggal nila sa lahat ng kanilang mga coaching staff simula sa kanilang head coach hanggang sa kanilang mga assistant coaches. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung busy ang kanilang team sa paghanap ng mga tao na papalit sa kanilang bakanting pwesto. Maliban rin nga po dyan ay inaalam rin naman nga po ng Lakers ang mga manlalarong posibleng umalis na sa kanilang team, kagaya na lamang ni Torian Prince, Jackson Hayes, at D'Angelo Russell na pare-parehong pwede nang pumirma ng kontrata sa ibang kupunan kapag nagsimula ng free agency ngayong offseason. Pero as of now nga po mga katrops ay kailangan muna nga po nilang maghintay na magbukas ang free agency bago nga po sila gumawa ng move, since pinagbabawalan pa nga po sila dito ng liga na makipag-usap sa ibang kupunan. Sa ngayon nga po mga katrops, base sa nalabas na balita, ang dating head coach nga daw po ng Lakers na si Darvin Ham ang kasalukuyang nakikipag-usap na ngayon sa Golden State Warriors, since balak nga po nila itong kunin bilang kanilang pinakabagong assistant coach sa susunod na season. Kahit man nga po naging palpak ang paghawak nga po nito sa Lakers ngayong taon, ay isa rin naman nga po itong magaling na coach na mapapakinabangan ng gusto ng Golden State Warriors kung sakali mang makuha nila ito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.